Good evening po, ma'am. Sorry po, ma'am. Sorry. Panira ka ng araw! Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Anyway, ma'am. Good evening po. Ano po? Bigyan mo mga kain! Ma'am. Ano yun? Ano po ba yung o-orderin nyo? Kasi napakadami pong food dun sa menu po namin eh. Hindi mo alam? Hindi mo kilala? Regular customer ako dito. Nasaan na ba si Glenn? Siya lang nag-assist sa akin dito eh. Si Glenn po kasi, wala po siya dito ngayon. Nakabakasyon po siya sa Pinas. Pusit ng Glenn na yan? Hindi mo lang nagsasabi sa akin na uwi pa lang Pilipinas? Laka-laka ng utang sa akin nun eh. Ma'am, o-order na po ba kayo? Ang sa tingin mo, wala akong pera. FYI, walang matasaob ko, isang taong saob mo na. Sorry po, ma'am. Bigyan mo kayo specialty nyo. Sige po, ma'am. Pe-prepare ko lang po. Kabusik to. Sorry po ulit, ma'am. Pagdira ng araw. Diba? Mahal, parang narinig ko si Khalid. Pwede bang puntahan mo muna sa labas? Ang gagawa ko yun eh. Sige. Hello? Hello babe? Oh, ba't tumawag ka? Di ba sinabi ko sa'yo, ako yung tatawag sa'yo? Baka mahuli pa ako ng misis ko niyan dahil sa ginagawa mo eh. Babe, emergency kasi. Anong emergency? Mas importante pa ba yan kapag nahuli tayo ng asawa ko? Alam mo, kapag nagkataon, parehas pa tayong mawawalan ng pera eh. Babe, kasi nandito ako ngayon sa restaurant. Yung staff dito na kakilala ko, may utang sa akin. Kaso wala siya eh. Ayun sana yung pambayad ko. Babe, walang-wala kasi ako ngayon eh. Baka naman pwede mong lagyan ng cash yung debit card ko. Aba, kabibigay ko lang sa'yo ng sustento mo ah. Ano yun, naubos na agad? Saka, nakay-misis yung card ko. Hindi ko yun makukuha. Saka, ikaw naman yung pumunta-punta dyan sa restaurant. Tapos, wala ka palang dalang pera. Sige na. Baka mahuli pa ako ng asawa ko eh. Sige na. Babe, huwag mo naman ako iwan sa ere. Ano ba yan? Buisit naman oh. Binabaan pa ako ng phone. Gagawin ko nito. Wala akong pera. Oh my God! Ma'am, ano po nangyari? Ano to? Bakit may bukol yung pagkain ko? Hindi ko babayaran yan! Ano po nangyari yun, ma'am? Malinis po kasi kami mag-prepare sa kusina namin ng mga food. So ano? Sinasabi mo nagsisinungaling ako, ha? Busit ma to? Anong kaguluhan po, te? Pakisabi sa akin kung anong nangyayari dito. Kayo po ba yung manager? Yes, ma'am. Ako po yung manager ng restaurant na to. Ito kasi bobo mong staff eh. Nilagyan ng buko yung pagkain ko. Gusto yata akong kulamin. Kanina, basis na yung bungad niya sa akin eh. Kaya for sure, siya ang gumawa nito. Naku ma'am, hindi po yung totoo. Alam mo kuya, kung sa tingin mo makakalusot ka sa ginawa mo ngayon, hindi! Ma'am, kung ako sa'yo, dapat tinanggal mo yan agad-agad eh. Ma'am? We're very sorry po sa nangyari ah. And don't worry, we will give you a compensation para sa nangyari ngayon. Very good. Ma'am, ito po ba yung book na sinasabi nyo? Straight to eh. Ma'am, kasi ang book ko, kulot ako eh. Paano po nangyari yun? Patingin na. Oo nga, no? Madam, itong buhok na to ay straight. At kitang-kita nyo naman yung staff kung si Maki ay kulot. Maki, paki-review yung CCTV. At pakitawag na din ang mga polis. Uy! Sige, ma'am. Teka naman! Totoo yung sinasabi niya. Ang totoo niyan kasi wala akong dalang pambayad. Yung staff niyo, may utang sa akin, kaso wala siya ngayon eh. Ayun na yung nasaad ko pambayad ngayon.
See? Nilait-lait mo pa yung staff ko. Tapos yun pala, wala kang pambayad dito sa restaurant namin. Kaya ka gumagawa ng paraan para makalusot. Alam mo, sa mga ginagawa mo, pwede ka namin kasuhan eh. At sa tulong ng CCTV, pwedeng-pwede kang ipasok sa kulungan. Kuya, sorry. Ma'am, I apologize. Huwag naman po kayo pakulong kasi mapapahiya ako nito eh. Ma'am, sa susunod po, huwag niyo nang ulitin yung ganyan kasi munti ka na po ako mapahama kaya ako pa yung mawala ng trabaho. Kaya ma'am, tara na. Let's talk in our office para pag-usapan natin ang mga nangyari ngayon.